Hi everyone! Hello mga kasari! Kami ay galing sa SNR. Nagtagal kami dito ng isang buong carcass. And then, ito ay chorizo and then mga groceries. Galing kami guys sa Oyanggurin. Namimili kami ng 2 container na mantika. And then dito sa likod ay meron pang 6 na carton. Ito guys, lahat ay groceries. Galing sa Dorian Traders at tsaka sa Great Wall. Nag-grocery kami guys ni Mr. bago kami nag-open. Meron pa akong isang ano dyan guys, isang bundle na cup. And then ngayon lang kami dumating at 1:30 na. Pag Monday kasi guys ay 1:30 na kami mag-open. Dahil pag Sunday naman ay whole day kami. So pag Monday ay half day lang kami. So mag-open muna si Mr. Yan, ang init guys. Mainit na mainit dito sa labas. And then ito ang itsura ng aking tindahan guys. Yan. Ito yung aking lamesa and then yan si Mr. kinukuha na niya yung aming mga pork carcass, no, dito na lang ilalagay sa lamesa dahil ididibaw na niya yan dahil mag 2 o'clock na at kami ay magdi-display pa sa aming mga napamiling mga ano, mga dress chicken galing sa palengke. And then meron pa akong delivery from Enday and Rocky, hinihintay namin. Dahil guys, punong-puno na ang aming sasakyan at si Mr. ay magre-reklamo na. So yan yung mga karneng baboy ko. Kinuha ko na guys dahil pag 1/2 lang ay lugi naman kami, no. Dahil pinipick up namin and then 1/2 lang ang aming kukunin. So isang baboy na lang yan. Napakalaki guys, no. Almost 85 kilos yan siya. So ang laki ng ating cash out ngayong araw ng Monday. Yan guys, no. Sa karneng baboy pa lang ay 22,000 plus na ang aking cash out, no. Hindi pa kasali yung sa groceries ko at sa aking deliveries ngayon from Enday and Rocky sa mga dress chicken. Yan guys, ang aking pork chorizo ay worth 1,500 pesos. Tapos ito yung aking mga dress chicken galing sa Enday and Rocky. And then meron akong ano dito guys, mga harina at saka itong mga paminta powder and liso. Irerepack namin ng 5 pesos. Tapos ito yung aking chicken wings. And then ito yung aking pork chorizo, no, worth ano to, worth 1,005. Tapos ito yung sulit pack, ito yung mabenta dito. Nagmahal na siya, 52 pesos na. Dahil 52 na ang kapital. 52 pesos ang aking kapital. So, ang benta natin dito ay 52 plus 1040, 60, 65 na lang gini na to. Round off na lang ta. Tapos ito guys, nagdagdag ako ng Tender Joycy na hotdog, mga pure foods. At ito rin, ting 10 lang yan siya. Tapos dito, meron din akong isang pack na 10 ounce na cup dahil malakas guys ang mga palamig ngayon. So yung aking isang bundle ay madali lang mauubos, no. Yung nalaan natitira sa taas guys. So nagdagdag ako ng isang bundle. Tapos ito yung napamili namin sa Great Wall kanina at saka sa Dorian Traders. 1, 2, 3, 4, lipang carton. Mga groceries yan guys. At meron pa ditong, meron pa, hindi na di-display. Hindi pa ito na i-display. Galing sa grocery at saka itong mga kasalo pack para sa bahay ito guys. Mga pancit canton. At ito lang din ang flavor na available doon. Wala yung extra hot. Ito lang calamansi. And then ang asukal ay medyo nagbaba ang presyo ngayon guys, no. Ang 1 kilo ng brown sugar ay 69 pesos na lang. And then 34.50 ang 1/2. Tapos doon yung aking mga cellophane. So ito guys lahat ang aming nag-grocery ni Mr. sa Oyanggurin and then sa palengke and then sa S&R. So ayan yung ruta namin kanina. So napakainit guys, no. Dumating kami dito pasado alauna na at ngayon ay 1:30 na. So ito guys ang aking Virginia hotdog. Ito ay 15 packs lang na 250 grams. And then 10 packs lang ang in-order ko sa chicken na champion. And then 15 packs lang din itong aking cook ham dahil marami pa akong sweet ham doon. And then nagdagdag din ako ng 15 packs na
pork to sinok. Dahil ito lang ang kulang, guys, no? Ito lang muna ang aking ino-order ngayon. Dahil ang dami kong mga, ano guys, ang dami naming pinamili kanina. Mga groceries at saka malaki din ang aking karning baboy. 85 kilos. And then, meron pa pala. Ito ang chicken loaf. Ito ay 20 pieces. So, ito lahat ang aking order sa Virginia. Dahil sa Thursday ay babalik pa naman sila. Okay, mga kasari. Ito yung dineliver ngayon ni... Ito ay galing sa MFD. Nag-order tayo ng 10 kilo na chicken breast. And then, 10 kilo na drumstick. Ito guys, oh. Maganda ang kanilang drumstick, kaya doon ako sa kanila nag-order dahil medium size lang ang cuttings nila. And then, sa ilalim ay chicken feet, isang bag, 15 kilos. Tapos guys, kahapon ay nakalimutan ko mag-order sa Virginia ng sweet ham. Akala ko marami pa. So, nagdagdag na lang ako ng 6 muna. Okay guys, balik tayo. So, 6 na pack lang muna. Dahil medyo mahal sa kanila guys, ng 3 pesos per pack sa palengke. Tapos, ito ay walang ano, Virginia na tocino roll. So, nag-try ako ng Sun Pride. Ito guys, pareho lang ang kapital, 34. Pero pag sa panel ay 31 lang. Yan, 10 peraso na tocino roll. And then itong nasa blue na cellophane ay galing sa kay Enday and Rocky. So worth 4,000 pesos ang aking quarter leg and then 10 kilos na chicken wings. So magkaiba ang presyuhan nila guys, kaya nga doon ako kay Enday and Rocky nag-order. Dahil ang kanyang chicken wings doon guys, alam nyo ay 185 per kilo lang. And then dito sa MFD ay 190. And then ang kanilang ano, ang kanilang drumstick ay pareho lang din kay Enday and Rocky, ay pareho lang din sa presyo ng wings, 185. Kaso lang malaki ang kanilang cuttings doon sa kanilang mga drumstick, no? Hindi kagaya nitong sa MFD na ano, maliit lang. And then meron din silang medyo malaking cuttings sa chicken breast. Kay Enday and Rocky naman ay medyo maliit lang, no? Parang ganyan lang. So dito ako nag-order. It's okay. Mahal sila ng 5 pesos per kilo. Maganda naman ang cuttings nila. So yan guys, no? Yan ang aking discarte, no? Dahil mas maganda ang cuttings ng MFD. So doon ako nag-order ng ganito. And then ito lang ang ino-order ko kay Enday and Rocky. Mahal din ang kanilang ano guys sa MFD. Mahal din ang kanilang quarter leg, nasa 185 something or 180. And then kay Enday ay 170 lang. So ganun lang guys, no? Ito guys, oh. Pag may ganito guys, meaning pag may tagger yung manok na pinamili ninyo, meaning ay class A ito. Walang damage. Kasi minsan yung mga chicken ay may mga bali-bali sa pakpak niya, dito sa leg niya. So ito guys, pag may ganito, may tagger, ito yung palatandaan na class A yung chicken, no? Na in-slice nila. So ito lang guys, at hinihintay ko na lang ang delivery ni Pure Foods. Dahil tumawag sa akin kaninang umaga si Harvey, yung salesman ng Pure Foods. Punta sila dito dahil may order ako na mga Pure Foods hotdog din. Malaki din ang cash out natin doon guys, dahil mas mahal ang Pure Foods kaysa Virginia, no? Ah, ikaw na ang ahinti. Okay guys, ito ang aking Pure Foods hotdog. Isa ka case? Unom ka case? Booking naman si Harvey, no? Booking na siya, ma'am. Palintin na siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala ko ibutal. Naman ko ibutal siguro, ano? Naka na eh. Okay. Ang mabayaran ay 11,096. Ngayong araw ng Tuesday, March 14. Day, half day, half day. 24 kg, 250. Thank you.
guys, dumating na ang aking order galing sa Pure Foods. Ito yung mga Pure Foods hot dog. Pinay niyo pa. 53. Unta. Okay, mga kasari, let's continue dahil may customer ako and then bumili siya ng pata. Yan. Nachapa. Nagchapa si Mister. So, eto guys, dumating ang aking order kanina. Ano, hapon na silang dumating guys sa Pure Food. So, ito lahat ang aking ino-order sa kanila. Karne! Nay, nabilin! Agoy si Sir, nabilin yun. Eto guys, pata ito. Binili ng aming customer. Hinihiwa ni Mister. Hinihiwa or chinachop? Basta yun na yun. Diba Mister? Okay guys, ito na guys talaga ang aking Pure Foods hotdog. Kahapon ay nag-order ako sa MFD ng sulit na chicken nuggets. Ito ay malakas na malakas dito. So, kahapon meron akong isang case. Ngayon ay isang case din ang in-order ko. And then, itong Star Chicken and Cheese Nuggets. Ito guys, mas mura ito ng kaunti sa Pure Foods na solid pack. Hi! Unsa man nimo ha? Oh, bugas. Okay guys, ganito kami paghapon guys. Ito guys, ang benta namin dito ay 50, siguro 55, tingnan ko pang resibo, pero mas mababa ang presyo nito kaysa solid pack yun. And then, ito guys ay mali ang naibigay sa akin dahil ang ino-order ko ay yung Star na cheese dog. And then, ito ay regular, walang cheese. So, bukas ay palitan daw ng ahente dahil isang case ito guys, no, 54.36 ang puhunan. And then, ito ding beefies na with cheese, 1 kilo, isang case. And then, nag-order din ako ng beefies na regular. Ito yung plain lang. Ito, may cheese. Ito ay plain lang. Ang benta ko nito, guys, ay 200. And then, ito ay 210 ang may cheese. Medyo mahal ng konti ang may cheese. Ang puhunan nito, guys, no, baka may tinda din kayong ganito. Ang puhunan pag sa panel ay 179.06. And then, ito ay 166 point something. Andun ang resibo sa lamesa ko. Tapos, meron akong 1/2 dozen lang ito guys na TJ Hotdog Classic na 1 kilo. Yan, ang benta ko ay 220 lang. Yan. And then, meron akong 20 packs nitong cocktail na 500 grams. Yan. And then, itong classic. Tingnan po muna ang aking capital kung magkano ito. Ito guys, ang benta ko ng cocktail na 500 grams ay 135. Dahil ang aking puhunan ay 113, no? 112.45. Round off na lang tayo ng 113. 20% ay 135. And then, ang Star na nuggets, eto. Ang puhunan pala nito guys ay 42.39. And then ang benta ko ay 55 pesos. So nag-round off na lang ako sa 20% para walang butal-butal. And then ang TJ Hotdog Classic na 1 kilo ay 188.70. And then ang benta ko ay 220 plus 30 pesos lang ako guys sa hotdog na 1 kilo. So, ito ay 200. Ang puhunan ay 166.67. So, 200 ang benta ko. And then, ito ay 179.06. So, 210 ang benta ko sa tig 1 kilo. So, ito lahat guys, ang aking delivery from Pure Foods Hot Dog. Okay guys, ito ang aking lamesa. Napaka-busy namin guys. And then, sumabay pa yung mga delivery ng hot dog na hapon nang dumating. Ito guys, so meron akong G-Shard. Galing ito kay Sir Butch sa Magnolia. Yan, ang benta ko ay 240 per kilo. And then, 250 ang aking Magnolia Chicken Liver. And then, meron akong pork tenga and then mga hotdog guys, hindi na i-arrange dahil busy-busy kami. Busy-busy kami guys. Meron na tayong Pure Foods hotdog.
And then, ang aking mga display na pork. Etong pier na po guys, ay binabaan namin 325 na lang ang kilo dahil sa SNR tayo nakapamili ng pork carcass. And then, as usual, itong aking chicken feet ay 135 pero pangit siya guys. So, maraming mga, ano, eto guys, oh, maraming balat-balat. Tapos, eto guys, ipapakita ko sa inyo ang aking malaking chiller hanggang doon, punong-puno. At ako ay tuwang-tuwa guys, no? Tayo namang mga sari-sari store owner pag maraming stocks ay happy-happy tayo. Masayang-masaya talaga tayo guys, no? Yan. Pag marami tayong stocks. And then pag walang stocks, pag kulang ang stocks natin ay sad tayo dahil kaunti lang ang ating mga stocks, no? And then, may hinahanap si customer, and then out of stock tayo. So, very sad ako pag ganyang mga scenario. So, eto guys, meron akong tatlong case ngayon na nuggets dahil always out of stock ito. So, nagkuha na ako nitong Star Chick and Cheese Nuggets daw. So, ang benta ko ay 55. And then, itong Pure Foods Solid Pack, ito yung nag-increase. 65 na ang benta ko from 60. So, nag-add ako ng 5 pesos per pack dahil 52 pesos na ang ating puhunan nito. And then, nag-round up na lang ako na ano, 65 na. Diretso 65 na dahil sa mga coins tayo ay mahihirapan. So, eto guys, at punong-puno ang aking freezer. Meron pa dito. Yan guys, oh. Tapos, ngayong Thursday, ay marami akong order sa Virginia dahil kaunti na lang ang aking mga Virginia dito guys, oh. Eto ay, ano na, halos lahat dito ay mga Pure Foods product na. Kaunti lang ang Virginia. Yan, nagdagdag na lang ako ng sweet ham kahapon sa MFD. And then, ang champion ko ay yan na lang. Tapos, ang aking pork tocino ay yan na lang din. So, ito yung mga malakas. At saka, itong mga Virginia 250, yan na lang din. So, marami tayong order sa Thursday. Dishwashing na ah! Okay guys, balik tayo. May customer lang na bumili ng smart dishwashing. So, ito guys, lahat guys, oh. Balik-balik na lang ako, yan. Punong-puno ang aking, ang aking chiller. Ang laki din ang nabayaran ko sa ano, guys, sa Pure Foods hotdog. Umaabot ng 11,000 plus. And then, busy-busy kami, guys, pag ganitong oras. Yan, guys. Busy-busy kami. So, yun lang guys ang aking isi-share sa inyo. Thank you so much for watching my vlog. At nandito pa yung mga groceries guys na hindi pa namin na i-arrange. Marami pa ito guys, no? Ang daming trabaho ko guys. Grabe, kapoy kayo guys. Nakakapagod. Pero laban lang, laban lang tayo. Dahil tayo naman ay mai-enjoy, no, sa ating hanap buhay ay nakaka-enjoy naman pag busy tayo, maraming mamimili sa ating tindahan. Okay.